Bibigay na hair ko. Pagkapit ko kaya? Don't hold back. New sunscreen with active ingredients with oils, vitamins, protein. For longer, that's 3 times stronger and thicker looking. Grow na may grow para go ka lang ng go. New sunscreen. Silver Swan for all sarap. May tamang timpla ng real meat and spices. Mas affordable, it's the leading brand. Sa isang sachet, sa maramihan na gamitan. Sarap? Sulit. Kaya switch na kayo sa Sulit. Greatest choco! Tamang timpla! Happy, happy choco! Happy, happy choco! Happy energy morning to Greatest choco! Hot cheesy ka! Sa sarap ng meeting kapudos! Hot cheesy cheesy! Hot cheesy! Mommy po yung pinaka-coach po namin. Masawag po lang sa kanya. Mommy Joy. Every performance po namin, contest na sinasalihan, nandun po siya. Stage mom po, kumbaga. Pagdating sa kantahan, wala akong inuutol. Okay, Keith, I'm gonna go straight to it. Yung first half, I really needed help sa timing mo, alright? Sa paglapat ng words sa note. Kasi merong, alam ko merong tinatawag na style, pero minsan parang kailangan ipasok mo pa rin sa timing, alright? Congratulations. Thank for you that. Po. Yung observation ko lang kanina, yung sa iyo, yung mga runs ng ano mo, yung mga ganun na, sana dapat precise siya. Pag gumawa ka ng mga riffs, dapat pag bumagsak siya parang pusa, apat pa rin yung paa na lalagpak. You tried it, and I know that you'll be able to perfect it. Alam Thank ko yan. You Thank you so much. So next time, Kip, kailangan maging pusa ka. Ganun. Kip, alam mo, magandang pagkakakanta mo, pero i-take note lang natin yung sinabi ng ating mga co-judges. Thank you, Clash Panel. Isa lang kinalara at Keith ang makakatawid sa next round. Your vote, please? Ako lang talaga yung nasa gitna na parang walang kapakipake, no? Pa yun, yung mga singer talaga, sila talaga yung nag-uusap.
Okay, ako po muna ang pipili. At ang napili ko po ay si... Lara. One vote for Lara. Ang boto ko po ay mapupunta kay... Keith. Keith, you have one vote. One vote each. Miss A. Ang aking pinili ay si... Lara. Hindi ko talaga yung na-expect na makakapasok ako dito sa round na to. So, I'm very thankful and grateful sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas. So, ba kayo po ng experience sa the class? Sa performance ko, I know I still did my best. Maybe it's not my time yet. Clashers ang tutungtong sa Clash Arena. Ano rito natin? One surprising revelation passed from the Ferrells themselves. Because of Neil, hanggang ngayon, kuka pa rin ang mga Ferrells. Pero siyempre, bawal ba fall agad? Pagluto niyo ako ng chop suey. You will be needing freshly picked vegetables galing sa Ferrells. I'll ask Neil to try this. Love is caught in his arms. Weakness. Sa tatlong channel. 215.3149%. Sir, proceed with acquisition. Ang perfect dosing na demanding. Sir, naghihintay ang ambassador. Secretary, kumusta ang isura ko? Perfect pa rin, sir. Easy lang yan kay Secretary Kim. Pag hindi mo na ako kailangan o pag nag-retire na ako, sino mag-aalaga sa akin? Ang quest na ma-achieve ang ultimate work-life balance. Gusto ko namang magka-time sa sarili ko, tsaka... Saan? Oras na, para isipin ko ang tungkol sa pag-aasawa. May chance kayang ma-promote to having an unexpected romance? Itong romantic day na to, at happy day, ganito ang magiging buhay mo sa araw-araw. What's wrong with Secretary Kim? Weekday, 5 p.m. before family feud. Kusinero, papadala sa akin ang secret messages na yun. One surprising revelation passed from the Ferrells themselves. Because of Neil, hanggang ngayon, kuka pa rin ang mga Ferrells. Pero siyempre, bawal ma-fall agad. Pagluto niyo ako ng chop suey. You will be needing freshly picked vegetables galing sa Ferrells. I'll ask Miro to try this. Love is caught in his arms. Weakness. Sa tatlong channel. GMA is getting more viewers online than ever before. With trending episodes and content from our buzzworthy shows, we more than doubled our viewership in a month's span on the GMA mobile app and the GMA network website. Thanks to you, Kapuso. So keep liking, sharing, and watching, because we'll definitely keep him coming this 2023. Service ko po. Salamat, anak. Uy, salamat, tol. Thanks, bro. Anak, tol, bro, pero di naman kapamilya. Alam niyo kung bakit? Kasi service ko feels like family. Service ko, ang sarap ng feeling mo. Pahit-pahit, bitin sa akin. Pag nawala ang init, may visa pa ba? Dito na ako, sa Fast Test Alaksan. Alaksan FR, tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Isang Alaksan, tapos ang laban. Yun yung lab yan.
Ano mo bang initiin ang damdamin? Paano mo patatatagin, pagsisigahin? At yung tawar mo ng may pagmamahal. Magbudbud ng pagmamahal sa tarap at aroma ng all-in-one Maggi-Madding sarap. Ang pagmamahal, ang nagmamahal, nagmamahal. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamahal. Strong, tall, pero hirap matuto ang development ni dapat pa isa-isa. The Maxim 3 Plus upgraded ang all-around development. Ang brain, immunity, and bones na de-develop sabay-sabay with all-around development from Maxim 3 Plus. Simulan na natin ang pangatlong laban ngayong gabi. Ito ang round 1, one-on-one. Jeff Fresco versus Mark Avila. Let the clash begin! Isa sa mga unang auditions ko ay sa isang show dito rin po sa GMA, Protégé Season 1, The Battle for the Big Break. It was my first experience sa limelight and I'm gonna be honest, inanap-hanap ko po talaga siya kaya hanggang ngayon dito pa rin ako finding my big break. Sasabihin sa'yo ng ating clash panel. Hi, Jeff! Hello! Okay. In the beginning of your song, naapukaw mo ko eh. Kasi unang-una, yung boses mo parang medyo unique para sa akin. Which I like. Okay. Now, dumating na sa gitna hanggang towards the end. Bakit ganon? Hindi siya naging malinis. Yung sinasabi kong pabagagawa ng mga kulot-kulot, ng mga riffs, mga runs. It really has to be precise. Please take it really nicely, okay? Thank you so much. Jeff, malamig ang boses mo. Hindi na ako nagtaka kasi isa kang Fresco. Oh, diba? Huwag ko na ulitin. Pero alam mo, ang gusto ko sa'yo, meron kang ibang dating, uniqueness. Kasi mukha kang pop star. Thank you po. I-improve ko lang yan. Okay? Okay. So, bibigyan kita ngayon ng team. Thank you po. Okay, hi Jeff. Hello, Mr. Christian. How are you? I'm doing good po. Good. Paki-note yung sinabi ni Muslani. And remember your notes. Sa isang singing competition, yun ang
pinaka-basis natin. Thank you, Jess. Thank you, Butcher Christian. Thank you, Jeff, and thank you, Flash Panel. Ang performance ni Mark at ang desisyon ng Flash Panel, abangan yan sa pagbabalik ng The Clash! Isa laban sa lahat! Porket sikat kang vlogger. Pwede ka nang umasta ng ganyan sa kahit sino. Wala akong pakialam kung ano man ako. Sumumpang sikatin kita. Magiging matchmaker. Kung matutulungan mo akong maging girlfriend ni Doc Kerry, kakalimutan ko lang ang utang mo sa akin as in magiging zero balance ka na. Laguhin mong mabuti kung paano mo lalapitan yung lalaki. Kung ano-ano ang naiisip mo. Maharad of Asia present ang Thai dramang aagaw ng atensyon tuwing hapon. Ako at si Kevin, magpapakasal na kaming dalawa. Ano? 46 days na lang bago ang kasal nila. Gagawin natin ang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Kevin sa paliw na babaeng kagaya ng Risa na yan. 46 days, starting January 30. Pagang connection, may feed lang na sa job description. Magdidesign na ako. Affected much yan. Ibutog na nga ako kung ano talaga ang Risa niya. Si Secretary Kim, in love siya sa akin. In love niya mukha niya. When you're this close to losing the perfect system. Mag-isa akong tatanda kung sa trabaho lang umiikot ang mundo ko. You drop everything to win her back. All right, ganito na lang. I, frankly, will marry. What's wrong with Secretary Kim? Weekday, 5 p.m. Ang makan lang na nang isa. Nakatawa mo lang ako ng pera sa pay cash ko! Bibinisang sa iba. Ayaw! Ang bagay na daan sa kalakasan kasi connections. Hindi ba connections ang nakatulong sa iyo para magkaroon ka ng power? Tayo na. First boyfriend kaya kita. Boyfriend? Nice! Pagkakasunod na gulo ang aabangan ngayong Lunes. The Underage, 4:25 p.m. na on GMA Afternoon Prime. Sasabi ko, o palayo. My total expert protection with the help of new Lido 3 Plus. Now with 40 protected, with 50% more DHA for brain. Grow confidence together. New Lido 3 Plus. Saka na yung conditioner, shampoo lang, pwede na. Ay, hair fall. Saka na tong conditioner. May hair fall pa rin. Kulang ba ang shampoo lang? Hindi pwedeng saka na ang conditioner. Shampoo lang? Kulang. Because skipping conditioner can lead to 3 times more hair fall. Kaya mag-cream silk hair fall defense araw-araw. With Trileo Complex, the nourishes and strengthens. For noticeably less hair fall and 100% stronger, more beautiful hair. Tama na ang saka na. Mag-cream silk araw-araw. New tag. So much benefiting sa vitamin C, D, and zinc. Strong at ready. New tag na magsiksik sa vitamin C, D, and zinc. Coffee Co. Brown. Ay, pwedeng magpahinga. Tamang tapang at amis. Tuloy ko na to. Tuloy magpahinga. Basta may Coffee Co. Brown. Hindi pa kasi magkakapatid. Free pandemic pa lang. Hindi naging ganun kaganda yung mga trabaho. Hanggang sa nagkasakit yung tatay ko, gumuho yung mga mundo natin. Ako po yung medyo pinalad na pagsasabay ko siya sa pagiging freelance singer. Kahit papano po, naitawid ko yung more than 1 year na battle hanggang sa huling hininga ng tatay ko. Lumalaban ako ngayon sa The Clash upang patunayan na hindi lang piritan ang labanan, kundi ang mga baritone singers na tulad ko ay may lugar din sa industriya ng musika. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't nobody, ain't love nobody. The way that I love you. Now you don't know how.
Napaka-smooth, para kang nasa countryside. Alam mo yung ganyan? Oo. Tapos, alam mo ba? Oo. Ganun yung countryside? Oo, ganun. Oo. Yun lang. Yun lang. Yun lang ang may share ko. Ate Ay, what's your score? Ako, ting-tang-ting-tang. Kasi sinabi mo na baritone ka lang. So, huwag mong isipin na baritone ka lang. Kasi tandaan mo, ikaw ay nasa gitna ng bass at saka ng tenor. Meron ka pa talagang possibility na maano mo yung mga range ng tenor. So, i-discovery mo yung avenue na yon. Who knows, baka maari mong ma-stretch pa yung range mo. Nasaya naman kami dahil nakapakinig kami ng isang baritone sa isang competition na ito. Dahil sinabi mo na baritone ka, hindi rin pwedeng maging easy-easy sa mga notes. Like yung last note mo, parang kailangan matamaan mo pa rin yun. Kasi baka alam na naman na puro ganyang klaseng songs lang ang kakantahin mo. Siyempre, it would be a little boring if we're just going to be hearing one and the same kind of songs from you. Nothing wrong with your voice or the type, ha? Yeah. In-expect lang namin in a competition, ano kaya ang gagawin niya next to be surprised. So, congratulations. Thank you, Clash Panel. Between Jeff and Mark, sino ang bibigyan niyo ng upuan sa top of the Clash? Ang upuan ay mapupunta kay... Mark, congratulations! Congratulations, Mark! Pasok ka na sa next round! You can now take your seat! Congrats, Mark, and thank you, Jeff! Ginamit ko yung strength ko as a singer. Itong pagkanta ko na to, hindi lang para sa sarili ko, para sa pamilya ko, lalong-lalo na para sa tatay ko na nasa maano. Love you, Dad. The journey was amazing. Unfortunately, I came short the performance goal. I'll charge this experience. Maraming maraming salamat mga kapuso natin worldwide na nakasubaybay through GMA Pinoy TV at sa buong Clash Nation na todo comment and tweet all throughout the show. Maraming maraming salamat po. Clash Nation, magkita-kita po ulit tayo next week for more surprises and exciting battles na hindi nyo dapat palampasin. I'm your Clashmaster, Julian San Jose. And I'm your Clashmaster, River Cruz. And this is The Clash. Isa La Pansaha! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung hey Fat Choy, swerte ang pasok ng Chinese New Year dahil mamimigay po tayo ngayong gabi ng 10,000 piso. Paano manalo?
Tutok lang. Hashtag KMJS na. Ngayong Chinese New Year, marami tayong mga kababayan ang hindi lang nakiki-celebrate. Nagpipiling Chinese na rin. Dahil ang kanilang tila Chinese New Year's resolution, magpa-enhance o magpaayos ng kanilang mga mata para maging kasing-singkit ng mga Chinese. My nose lift, face lift, butt lift, butt lift. At ngayon, meron pang eye lift para raw sa mga gustong maging chinito o chinita. Hi mga best buddies, Mommy Oni, your single mom. Ang content creator na si Tony Fowler, sa dinami-rami ng ipinaritoke niya, sa mata raw talaga siya pinaka-naalangan. Parang lahat kaya kong ipagawa ko. Pero pag sa mata parang nakakatakot siya kasi mata mo na yun eh, di ba? Once na mabulaga, di ba? Hindi ka na makakakita. Ang hirap. Ang gusto raw niya kasi, sa tingin pala, fierce na. Makuha ka sa tingin. Kaya pikit mata niyang sinubukan ang tinatawag na Fox Eye Lift Procedure kung saan tila pasisingkitin ang mga mata. Since lagi naman ako napagkakawalang mata, right? I-push ko na lalong gano'n. At saka nakabata. Parang nangangakit yung mga mata. Halika dito. Tinurukan muna siya ng anesthesia at saka minarkahan ng pattern ang kanyang mga mata. Ang gamit na sinulit, polydioxanon thread, na siyang hihila sa balat sa gilid ng mata para ito sumingkit. I'm good, it's a shirt. Kasi gising ka nun eh. Talagang tinatay ka, nakikita mo. Nararamdaman mo, binabata ka talagang ganun. Makalipas ang halos isang oras, ang mga mata ni Tony naging instant singkit. Sa may ganyan, after ilang days, mawawala din. Noong una po, medyo nalibago lang naman po ako. Pero hanggang sa tumatagal, na nasasanay na ako na ikita yung mata niya na gano'n, i-distinguish ko na kung galit siya, masaya siya, naiinis siya. Mukha talaga siyang singkit na chinitang Chinese na maganda. Bet na bet ko talaga. Ganda pa si Mami. Sabi ng mga tao na sasobrahan ka na, pati mata mo, pinakailamanan mo. Parang one day, paghihisigan mo yan. Pero ewan ko, ang tagal dumating ng one day hanggang hindi pa ako nagsisisi. Si Erickson naman, halos mandilim ang paningin nung nabusted ng kanyang nililigawan. Lalo't ang natipuhan nito, ang best friend daw niyang, Chinito. Sobrang gusto ko yung tao na yun. Nagkaroon ako ng insecurity sa sarili ko na bakit nga ba ganito yung mata ko, bakit medyo malaki, hindi lang malaki, yung eye bags ko din. So nagsasearch ko pang singkit ng mata na hindi naman sa mahalan. Doon ko na dinab yung pagkakataon para magpa-fox eye ako. 7,000 pesos ang ginastos ni Erickson para sa kanyang fox eye lift procedure. Sa unang session, tila wala raw masyadong pinagbago ang kanyang mata. Sabi ko, Doc, mas gusto ko pa yung mas medyo singkit kasi nalalakihan pa ako sa mata ko. Kaya sumalang ulit siya. Mas malaking hibla ng sinulit ang ginamit sa kanya. Ramdam siya sa bandang ulo. Pero sulit naman daw based sa reviews ng mga nakakita sa kanya. Naging cute daw ako kasi dahil sa mata ko, dahil sa ganitong itsura ko ngayon, gagamit ko na rin siya ngayon sa pagsasali sa mga contest. Ang nambusted sa kanya noon, parang ginalaw ang baso ngayon. Special someone ko ngayon nagpaparamdam eh, pero ligma mo kung buyo ka ngayon. Pero hindi lang mga Pinoy ang gustong magpasingkit. Ang TikTok influencer na si Gabo, kahit may lahing Chinese, hindi pa rin daw kontento sa kanyang pagkasingkit. Sobrang dami kong nakasave na Instagram filters just for the eyes na parang eye lift. Singkit na ako, but then yung pagkasingkit ko pababa. So I look sleepy. Kaya nitong Setyembre, sumailalim si Gabo sa Fox Eye Lift Procedure. Yung masakit lang na part dun is yung anesthesia. Pero mapipil ko yung
nakaranas ng thread yung Foxy Island. Over time kasi, yung thread kasi natutunaw siya. So, every 6 months, pwede mo siya iparita. So, tapos ng aking right eye, medyo mamamaga pa siya after the procedure. Na-achieve ko na yung pagiging sila, and I must say, I'm very happy with the results. Dahil sa kanyang chinitang mata, si Gabo, nakuha pang extra sa Manopo Legacy dito sa GMA. Makakapunta ba siya sa meeting natin today? Kalaunan ang kanyang mga mata. Tila nawalan daw ng ningning. So pagkagising ko, sobrang magana niya. And sabi ko, ano nangyari? Sobrang sakit na niya. Nagluluha. At hindi ko na siya ma-open. Nalaman kasi niya na ang kanyang kanang mata may tinatawag na choroidal melanoma o cancer sa mata. Sinabi ng doktor na kung hindi ko ipapatanggal yung eye, 6 months to 1 year na lang ako magbuhay. Kaya napilitan siyang magpa-opera. Yung kanang mata ko po ngayon ay hindi na po totoo. Pero paglilinaw ng medical aesthetician na gumawa ng Fox Eye Lift procedure ni Gabo, wala pong kinalaman yung Fox Eye procedure. Ang video of thread po is only naka-insert or magpa-place lang under the skin. Malayo po siya sa eye. It's more on sa tissues lang, hindi po siya internal. Meron po kasi akong astigmatism. I have past eye traumas na parang nakakatulog ng naka-contact lens. So for Fox Eye Lift po, it's applicable for everyone. Wala po siyang side effects because it's not permanent. It will create or supply your own collagen kapag natunaw siya. Kung maraming gustong magpasingkit ng mata, marami ring mga natural ng singkit na gusto ring iparitoke ang kanilang mga mata para lumaki ito o magkaroon ng eyelid o talukap katulad ng ilan sa mga hinahangaan nating Korean stars. It's because of the trend. Gusto nila is lumaki yung eyes or mas mabuhay. Generally, ang mga taong nagpapa-enhance through surgery ay nagkakaroon ng increased pagdating sa kanilang self-confidence after nilang magpa-surgery kasi along with it, gumagad na or tumataas yung tinatawag natin ng social image nila. Mas naging malinaw yung purpose ko, yung mga dapat kong pagtuunan ng pansin, yung mga taong andyan talaga para sa akin. Tinitingnan ko siya as a blessing in disguise. Ang mga hindi singkit gustong maging singkit. Ang ilang mga singkit naman, ang gusto, lumaki ang kanilang mga mata. Ano ba talaga mga atit kuya? Pero ika nga nila, kanya-kanyang trip yan, walang basagan. Lalo't magkakaiba ang pamantayan natin ng kung anong maganda at kung anong gusto natin sa sarili nating katawan. Sa mga nagtataka pa rin kung bakit marami ang handang magpa-opera para maging chinito-chinita, narito ang Staring Challenge video ni David Licalco. Oh, ayan! Happy na ang Chinese New Year nyo! Hatid namin lucky money ngayong Chinese New Year. Dahil sa gabing ito, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos. Kaya tutok lang hanggang dulo. Si Dario, waiter noon, at sensado na ngayon. May sarili pang restaurant at farm. Paano nga bang ang dating hirap sa buhay? Nakatikim ng ginhawa. Sa catering service na ito sa Maynila, ang nagsiserve ng pagkain in Poodle Fight style, mahuhulaan nyo kaya kung sino ang may-ari. Wait, wait, wait! Bawal ang judgmental. Serious? Ang may-ari ng kainan na ito, walang iba kundi ang naka-uniforme na pang-waiter, si Dario, na dati rin talaga waiter. Hindi ko inaasahan na mababaliktad ang mundo ko na dating waiter ako, ngayon ay may mga pag-aari na. At hindi lang catering business meron si Dario. Meron din siyang naipundar na resort, bahay, mga sasakyan, farm, at 2 hektaryang lupa. Ito ang kwentong magpapatunay kung paanong pantay dapat ang pagtingin at pagtrato natin sa ating kapwa. Ano man ang antas niya sa lipunan. Tubong lapag sa Tarlac si Dario, proud anak ng magsasaka. Bata pa lang ako talagang namulat na ako sa trabaho ng bukid. Natuto kami magtanim ng palay. Kahit na gusto namin mag-aaral, walang kakayahan yung mga magulang namin na pag-aral kami. Kundi ako magsisikap na hanggang sa pagtanda ko, ganun pa rin ang hanap buhay ko. Parang wala nang aangat sa amin.
kaya mula probinsya, lumuwas siya ng Maynila. Tinanong ako ng pinsan ko kung gusto ko magdanto para at mabago yung buhay, kundi araw-araw ang hawak ko panggapas ng palay. Ang kita niya noon kada buwan, 2,000 pesos. Dahil hindi sapat, makalipas ang 3 taon. Yung pisa ko, naghahanap sila ng waiter. Tinanong ako kung gusto kong mag-waiter. Sabi ko, oo, importante, may trabaho. Kahit wala akong pinag-aralan, dapat may mayabot ako. May mapatunayan ako sa sarili ko. Pero si Dario, nangapa. Pagbuhos ng tubig, paghawak ng pitchil, dipit ng tinapay, paghawak ng plato, talagang wala akong idea. Mahirap kasi na ang waiter laging nakatayo. Hindi ka pwedeng umupo hanggat may tao. Kinalaunan, tumaas ang kanyang sweldo. Mula 5 to 7,000 pesos, hindi pa kasama riyan ang tip. Excuse me, waiter! Gayunman, bilang waiter. Pagpagal mo? May mga insidente rin hindi raw siya nakaligtas sa pamamaliit ng iba. Medyo nabastusan ako dahil tinitignan nila ako mula ulo hanggang paa. Hindi sa nakakaranas din ako sa mga customer na tinatrayan ako, lalo pag matagal ang pagkain. Sabi, ano ba itong waiter na to? Ba't ang tagal mo? Di naman siguro sa lahat ng pagkakataon na tama ang customer. Tao lang naman kami. Marunong din kaming mapagod at marunong din kaming masaktan. Ako yung manager mo. Dapat sa'yo hindi ka hinahire dito eh. The customer is always right. Ridiculing the humanity. Kailangan nga mas may pagsaludo at mataas tayong pagkilala sa mga manggagawa dahil they are the backbone of our industry. Worse, while they are the backbone of our industry, they are the ones less recognized. Exploited pa nga. Let us continue to be reminded that respect is a basic aptitude. Pero mas marami naman daw ang mga customer na maayos siyang pinakitunguhan. Katunayan, ang isang araw sa naging customer niya noon, ang nag-imbita sa kanya na mag-abroad. Dati may customer ako na inabutan ako ng calling card. Tinanong ako kung gusto ko mag-abroad na ito na may sinubukan ko. Hanggang si Dario, naging waiter sa Abu Dhabi, sa UAE. Dito sa Pilipinas, hindi masyadong kalaki ng kita. Pero nung nag-OFW ako talagang sa 25,000 ang kinikita ko. May mga competition na sabing loyal naman. Talagang nung nakamit ko yun, talagang tuwang-tuwa ka, pinagpag-urang ko. Makalipas lang ang 5 taon, nakapag-ipon siya. Kaya umuwi ng Pilipinas para magnegosyo. Kung saan naging katuwang na niya, ang misis niya, si Jenny Lynn. Proud ako kay kasi kahit na hindi siya natapos ng pag-aaral, higit pa doon ang nagawa niya. Na-witness ko kasi lahat yun from the time na mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami na he really provided for his family. Pero taong 2017, ang ina ni Dario na diagnosed ng cancer at namatay. Ang kanya namang ama, namatay nito lang nakaraang taon dahil sa aksidente. Siguro kung nandito man silang dalawa, ang masasabi ko na maraming salamat at naging alak nila ako. May mga oras na namimiss natin sila. May mga oras na malayo ang tingin mo. Hindi mo namamalay na mapatak na pala yung luha mo. Dahil kumbaga, parang masasabi natin na hindi buong pamilya pag may kulang. At sila rin yung naging way para maging malakas ang loob ko kung paano lumaban sa amo ng buhay. That time kasi nakita ko yung kahirapan ng buhay, kahit hindi nila kaya, pinipilit nila magtrabaho. Ang dating waiter, siya na ngayong boss. Mabait po si Sir. Tinulungan po na yung anak ko sa pag-aaral hanggang sa makatapos. Idol ko po si Dario. Matatag, matulungin mo ba? At dahil batid daw ni Dario ang pakiramdam na maagrabyado sa trabaho. Pag mayroong mga customer na attitude, binabakapan ko sila. Pag may problema, harapin lang ng maayos, magpag-uusap lang ng mahinaan, huwag magkikipagtalo. Kompleto rin daw ang mga ito sa benepisyo. Bukod sa libreng pagkain, libre rin ang lodging ng mga ito sa kanyang resort. Kaya bilang pasasalamat sa lahat ng pagtsatsaga at sakripisyo, si Dario naman ang may sorpresa ngayon sa kanyang mga empleyado. Hindi ko na akala na gaat mangyayari na mismo si boss ang may mag-serve sa amin.
nakiharap tapos alam pinaksa niya. Sa aming kami talaga, sa pa-surprise ni Boss. Sa 101%. Thank you. Talagang na naramdaman niyo yung servisyo ko mula sa puso. Hangang-hanga po ako sa mga waiter kasi po I believe that they could reach my dad's position right now. Mahal, madalang ko man sabihin, I've always been proud of you. I thank the Lord that ikaw yung binigay sa akin na asawa. Sabi ko nga, you're my God's gift. Thank you, Lord. Huwag lang susuko, laban lang tayo. Kung may oportunidad, pwede natin i-grab. Lakas lang ng loob, huwag tayo pape, huwag tayo pa-down. Taas nyo lang tayo kasi trabaho naman natin napaka-professional. Ano man ang posisyon o trabaho ng ating kapwa-tao, ibigay natin sa kanila ang karampatang respeto. Thank you. Naramdaman niyo yung servisyo ko mula sa puso. Hatid namin lucky money ngayong Chinese New Year. Dahil sa gabing ito, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos. Kaya tutok lang hanggang dulo. Mga Marites, parang umulan daw ng isda sa isang palengke sa tarla. Dahil may dalawang tindera ng isda na nag-away. Mga Mare, anyari? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo raw ng pinapay. Pero sa nangyaring bardagulan sa isang palengke sa Tarlac kamakailan, ang pinagbabato, bangus! Bakit nga ba ang mga fighter kumantong sa puntong bangus ang ginawa nilang weapon? Ang paglipad ng bangus sa ere, nagbukas daw nang sa siksikang palengke ang paa ng tinderang si Marisa ng pamilya Kawigan. Naapakan ng isa pang tindero ng isda, si Jonas Patawaran. Huwebes ng umaga. Parang sinadya yung botas niya, ginanon sa paa ko. Ngayon sinitap siya. Huwag kang sobrang mayabang ka ako. Hindi man siya nag-sorry, parang walang modo. Hindi sa sinasadya na mataplisan lang yung paa niya. May nakaharang ko na paninda dito sa gilid. Itataas ko yung paa ko na akala ko ano lang yung naanon ko. Ngayon pala, paa niya lang pala. Galit na galit ako. Kung naging hila siya ng sorry sana, di wala na. Pero ang kinikim-kim na tinik sa dibdib ni Marisa, nalaman ang kanyang mister. Hindi ko sinabi sa asawa ko eh. Ewan kung sinong nagkwento sa kanya. Kinuntahan ko nga yung nag-aapat sa misis ko. Bago nailapakan yung misis ko ng bota ako, siya pa yung nagagalit. Anong problema mo na sa akin? Pagka alis niya, minura-mura kami. Tumutok pa sa akin, parang gusto niya akong birahin. Mais ka, hindi mo ko kilala, sabi niya sa akin. Sumagot na ako sa kanya, kahit na nakakatanda siya dahil hindi rin tama yung sinabi niya sa akin, pagbabantay yung sinabi niya. Sa galit, halos kaliskisan na nila ang isa't isa. Kaya para pumagit niya, ang kapatid ni Jonas na si Jenny at ang ina niyang si Cecilia ang siya nang sumadya sa pwesto ni na Marisa. Pwede ko po ba kayong makausap kung ano man po ang naging problema? Baka po pwede ayusin na lang natin. Maingay pa po sa palengke, hindi po kami magkaintindihan. Akali ka, pasok ka, sabi ko naman. Ayoko po palabas si mama ko, baka ano pong gawin nila. Sabi ng anak ko, kami pang mag-a-adjust. Pinapapasok nga kayo. Sinanay ko naman pinalalabas mo. Mulala ka pala yun, sabi ng anak niya. Nag-iinit na ako, pero laylo pa rin yung pagkikiusap ko. Hindi po kami napunta dito para makipag-away. Nagpunta lang po kami dito para mag-ayos. Ano ba ikang gusto mo? Sabay na ako tinitingnan ng masama nung nanay. Sabi po, bobo ka, matetrespassing nga kami. Magkikipag-usap lang po sila. Ba't po sila matetrespassing? Tukon na po siyang idahin nun. Sad kung maasim yung mga ugali nila.
akala mo nang maganda ka, sabi niya ganun. So, oh, maganda naman kung sa'yo lang, sabi ko niya. Gusto mo iagis ko sa'yo yung bangos? Gawin mo, sabi ko. Ang sabi nga nila, kapag galit ka raw, huwag kang dadampot ng kahit ano. Pero tila hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Dahil hindi nagkaayos, ang napagdiskitahan tuloy. Bangos! Sa video, makikitang ginulo ni Jenny ang panindang bangus ni na Marisa. Kaya ang anak niyang si Marie, hindi nito tunay na pangalan, hindi na rin nakapagtimpi. Ginawang weapon o armas ang panindang bangus kay Jenny. Titigil na po kami talaga nung kaso, nga lang po. Bigla ba po silang nagbato, kaya bumalik ko, o ginanyan ko po yung mga paninda nila. Saka na po ako nagbato-bato nung, kasi nagbabato na rin po sila eh. Parang na-blackout na rin po yung utak, kung ano na po yung nadampot ko, ganun na po yung nabato eh. Nanay ko po yun eh, binato nila. Pero ayon kay Marie, si Jenny raw ang unang nambato. Siya po. Kasi po, hindi ko na mababatuhin yung ano eh, mahal po yung po. Ay, nabastasan po talaga. Kaya nga po gumanti ako. Ikaw ba naman batuhin ng bangos, hindi po kayo magagalit, hindi po kayo gaganti. Parang yung mga bangos. Mahirap din pong kumita ng pera, tapos po ganun lang yung gagawin. Parang walang modo, mayabang. Eh, pagtatanggol ko po talaga siya. Mahal na mahal ko po kasi yung mama ko eh. Kahit sino pa yan. Natigil na lang daw sila nang may pumagit na ng security guard. Nangyayagyan naman, hindi naman nasyadong nabubo. Sana hindi na nangyari yun kasi nakakahiya rin. Kung naging hila siya ng sorry, sana di wala na. Kung nalaman ko naman na gano'n yung nangyari, magsasorry po ako agad. Nito lang Webes, nagharap sa barangay ang pamilya Kawigan at Patawaran sa pag-asang ang kanilang alitan mauwi sa Kapatawaran. Kasi po napakano ko ni Jonas. Kangari ito Jonas, batang yabang-yabang mo, na gano'n na siya. Salita ang salita. Ito lang po, sir, na pahal niyo po. Minsan, may daw po sa gilid. Siyempre, iyakal ko po yung pako. Hindi ko nga po napansin na pahal niya pala yung nanon ko nung natamaan. Buti yung araw niya, hindi niyo kailalos. Nagpapatok pa sa batuhan. Nauna po nagbato yung nasa likuran. Diyan mo na po, nagbato ka. Biyato mo yung nanay ko. Bibito na kwan. Bakit naman po kuya hagis yung pe? Paninda namin bang kasi ang mahal po ng puhunan nun. Sana Jonas, kung nag-sorry ka, sila sana umantong sa ganitong ano. Pasensya na rin sa kung naano ko man yun na hindi ko pinalam. Pasensya na rin po kung ganun din nangyari. Na hindi man ako nag-sorry at saka lumalaya din yung sitwasyon. Kapag sabi ng sorry ay pagpapakita ng kababaang loob, wala namang mawawala sa pagtingin ng sorry. Sa mga oras na ikaw ay nagagalit, makaraming beses mo isipin. Kung itong manggalit nito ay worth it, ang pananakit, kailangan natin ng pagpapakita ng magandang asal sapagkat ito ang humuhubog sa atin. Bilang peace offering, meron silang fish offering. Sina Jenny, may regalo pang relyenong bangus para sa pamilya Kawigan. Para pambawas doon sa naperwis yung bangus. Thank you. Pamulutan. Maganda po yung maayos para makakatulog tayo pare-parehas ng mahimbing kung wala tayong kaaway. Naging magkakumbaba. Kailangan mag-usap muna. Kasi yung siyara ni Ho. Sana alin ako ulit. Dapat magkakaisa po tayo doon. Ngayong maayos na ang gusot sa dalawang pamilya, ang masasabi lang daw nila
sa isa't isa. Fish be with you. Hatid namin lucky money ngayong Chinese New Year. Dahil sa gabing ito, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos. Kaya tutok lang hanggang dulo. Lagi ko sa binoto! Lagi ko sa binoto! Muli lagi ko sa Happy Chinese New Year, mga kapuso! Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho. At narito na ang iba pang mga kwentong sarap na mapapasabi kayo na IKMJS na yan. Kaluluwa ng Dimanoy, biktima ng krimen noon pang dekada 60. Tumapi raw sa isang dalaga sa Misamis Oriental. Para humingi ng katarungan. Igmak po, nagulubong po, dito sa alibisi. Nagi, spirito nga na sulod. Kung siya pligo yung papa. Dado, meron akong kakilalang Diyos, Dado. Christine. Itong si Christine, kilala niyo po ba ito? Mahigit 5 dekada ng pangungulila ni Nanay Violeta sa nawawala niyang unika iha na si Arlene. Arlene, anak, itong larawan mo nang inumaga ng papa mo. Matuldukan na kaya sa pamagitan ng DNA test sa tatlo-tatlong nagpipresentang anak raw niya. Alam ko na buhay siya. Paano niyo nasisiguro, Nay? Malakas ang ano ko. Diyan, nakahanap niya. Sa DNA maternity test, ang probability of maternity. Susunod! Tanong ng isang mister sa Davao del Sur. Paano ba yan? Kahati raw niya sa puso ng kanyang misis, isang pulis. Nagmupil yung dalawa, sigurado talaga ako. Na-champion ko talaga. Kita ko yung plate number, confirmed. Siyempre, galit. Para kuhanin ang kanilang panis, sinubukan silang puntahan ang aming team. Ito daw po yung nararenta na dito. Once umiyak kong asawa ko, sigurado, babalik ito sa akin. Sabay mo, Timber. Tatanggapin mo pa po. Susunod na. Kung may matitikmang pag-asa para sa akin, hayaan mo na lang ako ibaling yun sa Panginoon Diyos. Pagsapit ng takip silim bukas, sa ayaw at sa gusto mo, time's up na. Dalalapit na pagtatapos. Ang dahil sa inyo, tapos na akong magpanggap na maayos ang bayang ito. Sumahan mo, magkasama natin ipagpatuloy ang sinimula ni Crisosto Montelian. RV Fortesta, Julian Salose, and Dennis Grillo, Maria Clara Divana, 8 p.m. sa GMA. Ako si Nero, papadala sa akin ng secret messages na yun. One surprising revelation are from the Ferreros themselves. Because of Nero, hanggang ngayon, kuka pa rin ang mga sedes. Pero syempre, bawal ma-fall agad. Pagluto niyo ako ng chop suey. You will be needing freshly picked vegetables galing sa Ferreros. I'll ask Nero to try this. Love is caught in his arms. Weeknights, sa tatlong channel. When are you most beautiful? Moreno? Mestizo. Mauubusan ka ng pera. Sino ang una mong tatawag? Paano ka magaling? What is your greatest achievement? Chocolate or... ang katotohanan sa likod ng showbiz, balita, ating alamin. Bawat angulo, ating hihimayin. Mga bituin, ating kakausapin. So, the latest talk, and only the real talk, araw-araw tuwing hapon, Fast Talk with Boya Bunda, bukas, 4:05 p.m. Sebastian, Sebastian ang apelido ko. Ikaw ang dati ko. Dr. Sebastian, nag-clone kiliyang. Subject seems to be responding to the test. Anong test, Jeff? Anong nangyayari? Di pa nga po nakatigil nung street food, yung isaw. Pag-iit, mas ka pa na panabi hapon sa Trina Halili, Kelvin Miranda, Dave Da Silva, and Kate Valdez. Unika iha sa GMA Afternoon Prime. Kung yung story ang inilalahad mo eh,
will inspire doon sa mga mananood. Hindi ba kahit paano nakatulong ka? Gusto ko rin marinig yung kwento ng buhay niyo. Humor. Yung ganun kasi nakakatulong din. Ngayon ka lang napagkatapos mag-ana ko pala si Nardong Puti. Pag si Nardong Puti. Mga maliliit na negosyante to eh. Pag na-feature sa pera paraan, tapos biglang tagumpay na, parang ang saya-saya. Simula na ng inyong pag-asenso. Dahil, ito na me! Sarap makinig sa kwento ng bawat Pilipino. Tapos kung ikaw nga eh, abibigyan nila ng pahintulot na ilahad mo to sa publiko. Isang pribilehyo na nakakapagpataba ng puso. Pinain ang bukol na nasa dibdib ni Mamisi. Gayong lunes. But, kailan tayo sa muna ipatanggal to? Opo, magpapo ang pera po. Pwede po bang patanggal na rin yung dibdib niya? Ayoko na patanggal yung dibdib. Dibdiban ang usapan ni na Annalyn at Izzy. This is my body. Dapat decision po kung anong gagawin ko. Carmina Villaruel and Jillian Ward. Abot kamay na pangarap. 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ano man ang team mo ngayon nune? 100% sure ang happiness. Ay, pato ka mama, sir. Ang hapit ko din mo. Kompleting gamit na. Kami ang OFW. Buti na sila magkasa na isabay. It's ready, mami. Kaya wala! Diligan na may kasamang laglagan. More bigayan din ng blessing. Happy time na. Dito lang sa TikTok Live! 11:15 a.m. sa GMA. Okay. At the salon, fantastic. But at home the next day, black hug. Pantene Intensive Conditioner with Pro-V formula and real collagen. Helps repair damage for salon-tastic smooth hair, even at home. Pantene Salon-tastic Collection. Of universe now come face to face, you need standout healthy glow. I take Myra E every day. A powerful antioxidant that works from inside. Helps give healthy glow na ibang level na abot universe pa. Ako pa ba? Great taste, Choco! Tamang tips na! Happy, happy Choco! Energy morning, sweet great taste, Choco. Kapag. Uy, the show must go on. Go on! Mana! Push lang! Langhapin ng Pinoy sarap flavors at namnamin ang aking luto ng mangguan. Ready? Hello! Something up here! Push lang! Mangguan! Nung baby pa si Bunso, kabagin siya. Buti na lang ang prescribed nito. Less time drop. May labas hangin action tulong para tanggal kabag. Basta kabag. Rest time to the rescue. Unilab yan. Inang araw na. Pare-parehong crackers na lang. Uy! May kakaiba! Please, may water ko ko lang! Kakaibang kuko na sarap. Kakaibang tamis. Coco iba. Sweet Coco na Nissin Butter Coconut. Coco ibang sarap. Coco ibang saya. Ayun, salabaro. Coco ibang sarap. Coco ibang saya. Nissin Butter Coconut. Anong dapat pag masama ang pakiramdam? Of course, pwede lang yan. Ang go-to ko? Fire flu. Mga sintomas ng flu. Kaya all. Tama. Fire flu. Muna tayo sa Fire flu. Kaya all. Unilab yan. Ngayon, utak na ang labanan. Dapat bagong Alaska Fortified. May bagong sarap at brain supporting nutrients. Tulong para higit sa lakas, may talas. Yan ang alagang masustansya na mas sulit pa sa leading brand. Alaska Fortified. 9 pesos SRP na lang. Sasang sabon. Sayang ang pagkain mo. Bibi, may tirang sabon dahil sa taste. Mag-joy! Tanggal ang sebo. At walang tirang taste. Kaya sa pagkain, masaya lang. Walang sayang, may joy. Kuya Atok, naninilaw na uniform ko. Naninilaw dahil sa naipong mansya? Use Ariel Detox. Dinidetox ang impurity and stain na sanhi sa paninilaw. Use Ariel. Kaya si baby, Chef, naalaga ni Mommy. Kaya magana. At iwas ang kiss. Kulit. Pasikitiki. May gana booster. At iwas ang kiss vitamin. Nanang katak. Tiki-tiki. Yung
have yan. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para sa smooth and fragrant hair, may new Sunsilk Triple Sachet na. Now with 3 washes. At may active and even fast. Kaya walang makakapigil sa bango, nakakagigil. New Sunsilk Triple Sachet. Now with 3 washes. Sakto sa init ang bisbis natin. Mag-aamoy araw tayo. Araw? Kahit anong init mo, todo ang bango na damit namin. Dahil may Surf Patron with Sun Moon Technology. Pag naaarawan ng damit, mas buha bango under the init. Mm, bango! Surf Patron. Makating lalamuna. Nako! Takot sa sore throat? Protect the gut with Bactinol. Works fast and protects long for up to 12 hours. Bactinol, most prescribed by doctors. Sa una pa lang, mas ipadama ang alaga sa bawat haplos with Johnson's, specially made with purposeful ingredients for healthy skin from day one. Love more with every touch. Johnson's. New and improved Fonica Preschool 3 Plus. My new Triple Boost formula with boosted nutrients. Plus, new shield. Pag 3 pataas, marami nang gustong gawin. Give boosted laban ng katawan. The new Fonica Preschool 3 Plus. Oh, my BFF Rice na may kasama pang bulky points. 135 pesos lang on the McDo app. Basta't may kasama lahat na papagaan. San Miguel Hill Hilton at para-paraan. Ang nanakaw! Ay, lumesa ko yan! Ay, yung pag-alaman mo na nalit! San Miguel Hill Hilton, kaibigan naman yan. Yung lang ang kailangan, kahit na kailangan. Hindi na prince, isagot ko yung bukas. At sa susunod na araw? Sa susunod. At sa susunod. Axe Body Spray versus Perfume. Think your perfume keeps you fresh when you sweat? Use Axe for irresistible fragrance plus lasting freshness, even when you sweat. Axe. My hair is full of life. But I damaged. Damaged hair can be lively again with Dove Serum Conditioner. With serum capsules that regenerate extremely damaged hair as fast as 1 minute for visibly healthy, stronger, flowy, smooth hair. Bahay na bahay! Dove. Pasarap ng araw and switch to Nescafe Creamy White. Buong nasa ng Nescafe coffee at may creaminess pa ng Nestle milk. Inhalas na pangsarap. Switch to Nescafe Creamy White. For my low blood symptoms, I trust only the most doctor-prescribed Hemerate FA, with the right amount of iron recommended for Filipinos. Hemerate FA, the blood vitamin. Yun yun up yan. Hatid namin lucky money ngayong Chinese New Year. Dahil sa gabing ito, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos. Kaya tutok lang hanggang dulo. Pwede nga bang sa isang relasyon ang magkasalo? Tatlo? Kanino ka magsusumbong kung nahuli mong nangangaliwa ang iyong karelasyon? WCB. Oh, siyempre sa polis. E paano kung ang kalaguyan ng iyong asawa, polis, mismo? Sa pedagyan. Kanino ka ngayon? Lalapit! Sir, mayong... Ganito ang sitwasyon sa videong ito na pinagpapasapasahan ngayon sa Bigo City sa Davao del Sur. Tapos kayong doon, kailangan tamo buwan kagabi eh. Tapos karon sobrang kanyang ibuha. Isang misis kasi ang naaktuhan sa isang lodging house. Nakasama ang diumanoy kalaguyon nitong pulis. Ang nagbibideo, ang legal husband mismo ng babae. Sabay mo, Tempia.
Ang nagre-reklamong mister, ang 38 anyos na si Brian. Ideal wife daw noon ang misis niya na itago na lang natin sa pangalang Georgia. Mayas naman yung pagsama namin. Within 20 years, malambing, mapagmahal, matulungin. Kasi nauna pa yung stocking kaysa sarili niya. Hindi naman siya nagkulang sa mga anak, loyal siya sa akin. Pero ang masaya nilang pagsasama, nagulo raw nung may umeksena. Nagsimula ang lahat, Hulyo nitong nakarang taon, nung sina Brian at Georgia, natiketan dahil sa traffic violation. Magandang araw po, ma'am. Good morning po. Pinara kami sa tapat ng simbahan sa Bansalan, nahuli. Binigay ni Mrs. yung Mrs. number namin. Walang kamalay-malay si Brian na ang pulis pala na sumita sa kanila. Ibang oplan ang ikinakasa. Ayun, doon nagsimula, text sila. Hanggang ang pulis na itago natin sa pangalang Jerome, nag-aya raw makipagkita sa Mrs. si Brian. Nag-inuman sila, wala man ako nung time na yun kasi andun ako sa may kilometer 71, nag-harvest ng hito. Napunta si Mrs. sa may CR, tapos sinunan ni sinalubong ni tapos hinalikan sa noo. Tapos makita sa biyanan ko. Pang, aminin ko na. At inamin ni Georgia na nagkasala siya sa kanyang mister. Siyempre, galit. Sobra-sobra, balik na talaga ako, langgana sa trabaho, kain, tulog. Yung sinasabi niya sa akin, wala daw akong problema. Siya lang talaga daw ang may problema. Pero sa halip na ayusin ang kanilang problema o hiwalayan ang kanyang misis, si Brian, sa takot na tuluyang iwanan ni Georgia, humantong sa isang napakamapangahas na aksyon. Nakipagsundo siya sa kalaguyo mismo ng kanyang misis. Meron naman kami agreement. Hanggat hindi pa namimili si Mrs. sa ating dalawa, siyempre kami man yung kasal, ito lang siya sa akin. Pero kung ikaw ang pipiliin, hindi ako hahabol. Kasi happiness na yung Mrs. eh. Pag ako naman yung piliin, huwag ka na rin humahabol. Dumistansya ka naman. Nausapang lalaki lang. Uwi ako dito ng gabi, tingin ko dito sa bintana, wala si Mrs. Oo, umayag ako. Although masakit, makita ko kasi kay Mrs. na happy siya pag andun sa kay... Si Mister, pumayag daw na maging open relationship ang pagsasama nila ni Mrs. Katunayan, sa birthday ni Georgia nito lang Enero, inimbitahan pa raw ni Brian ang pulis na karelasyon din ang kanyang Mrs. Punta ka lang dito. Sabi ko ganun. May sabis, doon kami inuman. Kami tatlo. May selfie pa nga kami. Mga around 4 a.m. Umuwi na kami. Pang, kausapin ka lang pala sa Jerome. Bigla na paalam si Mrs. Sabi niya, Pang, kausapin mo na for the last time. Para formal naman yung breakup namin. Unfair naman sa kanya. Pag hindi ko siya kinausap, bigla ko na siya iiwasan. So, huwag mo tagalan ah. Balik agad. Umasa ko ng time na yun na ako ang pipiliin. Pero makalipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik si Georgia. Kaya nagsimula ng kutuban si Brian. Sabi ko dun sa yung bahay kung saan sila nagsasama. Tanong ako sa katulong. Sabi niya wala. Tinawagan ko si Mrs. Kaya sila hindi sinasagot. Nag-motel yung dalawa. Sigurado talaga ako. Tama na to. Enough na to. Hindi ko naman pwede na magwala ako dun. Hindi naman pwede na ako ang magkato para hingin yung susi. Kasi hindi naman pwede. May baril yung isa. Naglakas loob ako na pumasok dun sa compound ng lodging house. Nag-ikot ako. Na-champion ko talaga. Kasi hindi nakasara ng maayos yung sa may likuran ng kotse eh. Nakita ko yung plate number. Na-confirm ko talaga. Hanggang nagpa siya si Brian na humingi ng tulong sa mga otoridad. Sir, mayroong research, business research, natay lang mo na si Jerry Barnard, may natin ayun lang, sir. 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 Bye. Didala din naman sila diri sa station kung ano siya, documentation. Inquest din siya, then ang required is adultery. Ang adultery ay isang krimen na maaaring ikaso sa isang babaeng kasal pag nakipagtalik siya sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang bawat akto ng pakipagtalik ay isang offense ng adultery. Ibig sabihin, tatlong beses ka nakipagtalik, tatlong counts yun ng adultery. Pag lalaki ang nagkaroon ng affair, ang pwede lamang ireklamo sa kanya ay tinatawag na concubinage. Ngayon, ang concubinage, mas komplikado to dahil hindi counted yung pakipagtalik.
makipagtalik sa iba. Kailangan nakipag-live-in siya doon sa kanyang kabit, doon mismo sa bahay kung saan nandoon yung asawa niya rin. Nakakaskandalo talaga yung affair nila. Talagang magkaiba, mas madaling patunayan ng adultery at mas madaling kasuhan ng babae. Sina Georgia at Jerome, pansamantalang nakalaya matapos magpiansa. Obligasyon ng bawat isa na mag-observe ng Code of Professional Conduct and Ethical Standards, may karampatang parusa po ang magbabayolate po nila. May kasong administratibo po yan. Breach of discipline po ang tawag doon. Dismiss po sa servisyo, pwedeng masuspend o pwedeng ma-demote. Para hingin ang panig ni na Georgia at Jerome sa nangyari, pinuntahan sila ng aming team sa itinuturong nirerentahang bahay ng pulis na si Jerome. Dito po ba nakatira si Sir... Masalong po sa kapila sa kanila. Ikilala niyo po sila. Yes, sir. Pero wala sa kanilang humara. Hindi rin sila sumasagot sa aming mga tawag. Sa simula, mahalaga na bigyan nyo ng pagkakataon. Pagka nagkaayos na sila, mahalaga na mag-usap sila parati. Meron siyang sexual na pangangailangan. At tutugunan mo yung pangangailangan niya na yun. Pero, palasak, so parati niyang ginagawa yung pangangaliwa, nagiging habit, then I guess it's high time na hiwalayan na niya. Kasi sampal yun eh. Ayon sa Digos City PNP, na-relieve o tinanggal na sa pagkapulis si Jerome at kasalukuyang dinidinig ang administrative case laban sa kanya. Patuloy na lang niya na mahalin niya si Mrs. Manyan lang sakasaktan. Once umiyak kong asawa ko, sigurado, babalik ito sa akin. Tatanggapin niyo pa po ba? Hindi na. Hindi ko na siya matatanggap. Kung saan siya masaya, doon lang akong susuporta ako. Willing ako iparaya siya kasi gusto niya yan eh. Ang kasal, hindi parang mainit na kanin na kapag napaso, iluluwa ang pakikipagrelasyon. Seryosong bagay, maging tapat. Hatid namin lucky money ngayong Chinese New Year. Dahil sa gabing ito, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos. Kaya tutok lang hanggang dulo. Si Nanay Violeta, matagal nang hinahanap ang nawawala niyang punika iha na si Arlene. Ang problema, sa kanyang panawagan, tatlo-tatlo ang nagpresinta. Sino kaya sa kanila ang tunay niyang kadugo? Sa dapit hapon ng buhay ng 72 anyos ng si Nanay Violeta, iisa lang ang kanyang hiling. Ang makita ang kanyang unika iha na si Arlene na tinangay ng dati niyang mister, 5 dekada na ang nakararaan. Arlene, anak, ito lang. Ito ang larawan mo nang inuma ka ng papa mo sa akin. Matagal na kitang hinahanap, may paramdam ko man lang sa iyo ang yakap ko. Sana makita lang kita, anak, bago ako mawala sa mundong ito. May dalawang nagpakilalang sila raw, si Arlene. Ang katukayo nitong taga-Baliwag, Bulacan na si Arlene Cruz. Malakas po talaga ang kusog-kusog na talaga ang aking nanay. At ang kahawig daw ni Nanay Violeta sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, na si Luisa. Pagkakita ko po, yung mga balahibo ko po talaga nagtindigan sa aking mga baraso. Parehas po ng ilong. Tapos yung nanay po may nalbin sa may gilid. Sumailalim ang dalawa sa DNA test. Pero bago pa lumabas ang resulta, may isa pang humabol na nagsabing siya raw ang tunay na nawawalang si Arlene, ang OFW sa Saudi Arabia na nakiusap na itago ang kanyang mukha, si Lynn. Nakatanggap ako ng text mula sa best friend ko. Isang link, nandun yung picture, saka yung birth certificate at may nagkaharap na Violeta David. Kinonfirm niya kung ako nga yun. Oo, ako. Ako yun. Isa nga kaya kina Arlene, Lynn at Luisa ang nawawalang unika iha ni Nanay Violeta. Ituro nyo nga sa amin kung sino ang tinuturo ng lukso. Ayan, ang anak ko. Nanay Violeta, gusto ko lang malaman, ano lang po ang pinanghahawakan nyo tungkol dun sa inyong anak na nawawala? Yan lang yung picture. Saka itong birth certificate. Medyo luman-luman na po. Luman-luman na po. 1971 siya nang pinanganak. Kwento nyo nga ho, paano ho siya nawala? Iyak na to.
nung araw ng tatrabaho. Kasama ko pa yung asawa ko. Babalik ko na ako eh. Bigla siyang umalis. Dala niya yung dalawang lalaki na anak namin. Katapos eh, hindi na siya umuwi. Pero yung babae, kasama ko, si Arlene. Isang araw, dumating ako, wala na siya. Ang sabi nung nag-alaga kanya, dumating si kuya. Siniram mo yung bata, ibabalik din daw. Hindi naman niya binalik. Ano ho kayang dahilan? Bakit niya ho nagawa yun? Ayaw ko ba sa kanya? Hindi ko alam yung ganyan ang ugali niya. Matapos mahiwalay si Nanay Violeta sa kanyang mga anak noong dekada 70, namasukan siyang kasambahay. Nagkaroon din ng bagong pamilya sa probinsya ng Isabela. Hanggang isang araw, meron daw kumontak sa kanya sa Facebook. Sabi, kilala mo ba si Ariel Escoto David? Ay, oo, kako. Anak ko yan. Matagal ko nang hinahanap. Ito ay ang dalawa pa niyang mga anak na lalaki na tinangay din ang kanyang mister nung ito'y mga bata pa. Sina Ariel at Arthur. Kawawa ang buhay namin nung kasama pa namin si tatay. Nagpatapakboy kami, nag-agwador. Siyempre, masakit ah. Ganun lang ang nangyari sa kanila. Hindi man lang kami hinanap mo. Sabi, paano mo nahanapin kayo ay kung saan-saan kayo lumilipat? Magsika ako sa nanay ko. Lalo na nung malaman ko nagkaanak siya tatlong lalaki, puro nakatapos. Kami tunay na anak na legal, kami yung napabayaan. Dumating siya nung araw na yun, nung niyakap niya ako. Lahat ng mga alam-alam ko, nawala na lang. Nung magkakita kami ng nanay ko, sabi ko sa isip ko, paano ba magkaroon na? Isang pinag. Arlene lang yung hindi yun niyo nahanap. Ano iniisip niyo na eh? Pag in-imagine niyo kung ano itsura ni Arlene, ano kaya? Itsura na talaga ako nung lumaki itong bata na ito. Ako, kung kamukha ko, alam ko na buhay siya. Paano niyo nasisiguro na eh? Basta malakas ang ano ko. Andiyan, mahahanap niyo. Hanggang ang panawagan ni Nanay Violeta, may dalawang tumalima. Ang kapangalan nga o katukayo ng kanyang anak na si Arlene. Malakas po talaga ang putag-putag po talaga ang aking nanay. At ang tila kahawig daw niyang si Luisa. Pagkakita ko po, yung mga balahibo ko po talaga nagtindigan. Parehas po ng ilong. Tapos yung nanay po may nalit sa nagilip. Hanggang nadagdagan pa ito ng isa, ang OFW ngayon sa Saudi Arabia na humiling na itago ang kanyang mukha, si Lynn. Nakatanggap ako ng text mula sa best friend ko. Isang link, nandun yung picture, saka yung birth certificate, at may naghahanap na Violeta David. Kinonfirm niya kung ako nga yun. Oo, ako. Ako yun. Masama raw ang loob ni Lynn, lalo't ibinenta lang daw siya noon sa halagang 2,000 piso. Masakit para sa akin na mabayaran lang ng 2,000 kapalit ko. May galit ako kasi, syempre, bakit ako pamimigay? Nung namatay na ang mga umampon kay Lynn, namuhay siyang mag-isa hanggang taong 2015, naging caregiver siya sa Saudi. Ang sabi, may kapatid akong dalawa, puro lalaki, tapos si mama rumama sa ibang lalaki, kaya ako pinampon kasi walang mag-aalaga sa akin. Yung tatay mo, posibleng buhay pa ngayon, Lynn? Malamang po wala na kasi sabi niya nabulag po siya at saka mahina na po siya. Simula noon, nawala na rin ang komunikasyon ni Lynn sa kanyang ama na sa pagkakatanda niya, nagngangalang Primitivo. 50 years na hinintay ko magkaroon ng totoong pamilya. Gusto ko na rin sila makita. Kasi buong buhay ko, parang nasa isip ko, adopted lang ako talaga. Sumailalim din si Lynn sa DNA test. At sa gabing ito, pare-pareho na nating malalaman ang resulta. Ano masasabi niyo na kaharap niyo sila? Masaya, salamat. At kahit isa lang ang anak ko, maraming nag-aangkin na nanay ako. Arlene, ano sa kutob mo? Bakit ikaw yung nawawalang anak ni Nanay Violeta? Para po kumabog po yung dibdib ko po sa kanya. Tugma yung kwento niya sa kwento mo? Apo, nawala po ako sa Pampanga daw. Doon po ako nabangganan sa sakin. 3 years old ka rin, di ba? Katulad nung anak daw ni nanay na nung nawala ay 3 years old. Apo.
Si Luisa naman na nagsasabing kamukha mo si Nanay Violeta. Kapalagay mo, Luisa, ikaw to? Nalabutan po talaga ako. Baka po ako'y nawawalan yung anak. Ang talaga po natatandaan ko lang po na meron po kaming isang bahay na inatirahan. Iniwan po kami magkapatid. Tapos po, inahanapan po nila ako na mag-aampon sa akin. Anong masasabi mo sa picture na to, Lynn? Ako po yan, ma'am. Ikaw ito. Opo, ma'am. Ganyan na ganyan po yung picture ko na nando sa album. Huwag natin patagalin pa. Malalaman na ho natin ang resulta ng tatlong DNA test na ipinagawa natin. Umpisahan po muna natin dun sa nagpakilala na kamukha raw niya si Nanay Violeta. Sa DNA maternity test po ni Nanay Violeta and Luisa Jamila, ang probability of maternity is 0%. Sorry, Luisa. Okay lang. Hindi ikaw yung anak ni Nanay Violeta. Okay lang po. Wala pong problema. Kasi nagbakasakali din lang naman po ako. Kung sino man po yung nakakakita nito at nakakaalala po na kung na ako po ang inyong anak, sana po hanapin din ninyo ako. Isa nga kaya kina Arlene at Arlene ang nawawalang unika iha ni Nanay Violeta? A. Oo. B. Hindi. I-comment lang sa KMJS Facebook fanpage ang letra ng inyong sagot. Kalakip ang inyong selfie na nanonood ng last segment ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang 10 makabibigay ng tamang sagot, mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Lucky money ngayong Chinese New Year. Kaya tutukan hanggang dulo para malaman ang tamang sagot. Ituro nyo nga sa amin kung sino ang tinuturo ng lukso. Ayan, ang anak ko. Sino? Sino sa kanilang dalawa ang mananais kung pakikinggan ang lukso ng dugo ng isang ina? Siya na talaga naman. Pero papaano kung iba ang ituturo ng resulta ng DNA test? Ang probability of maternity ay... Wow! Walang bitawan dahil ang resultang magwawakas na sa 5 dekadang pangungulila ni Nanay Violeta. Susunod! Kaluluwa ng humanoid biktima ng krimen noon pang dekada 70. Tumapi raw sa isang dalaga sa Misamis Oriental. Para humingi ng katarungan. Kidnap po, nagugugin po, hindi ko alibisi. Lagi, spirito nga ni Salud. Ito siya pilo ni mong papa. Dado, meron akong kakilalan dito, Dado. Christine. Itong si Christine, kilala niyo po ba ito? Simula bukas, kasama ka na sa usapan. Hindi ka na mahuhuli sa latest showbiz balita. Sa Talk with Boyabunda. Bukas, 4:05 p.m. Ipagpatuloy mo ang buhay mo, ha? Pero ang magandang hindi. Muling pag-iilis. Nagdahil sa'yo! Kaya namatay ang aking anak! Ang daging savior also needs saving. Pag-aasingin kita! Ano nakikita mong mali sa akin? Matatagpuan ba niya ang reseta sa saya? Paano mo ako magagamot kung hindi mo alam ang sagot mo? Ngayong Lunes, 10:20 p.m. Hindi tayo mananunan. Ano ba nangyayari? Sabit sa work. Ay! Bago mo kami kinakapkapan, ha? Papaanalo sana kami ng kasal namin. Hassel pa sa commute? Nauna ako sa pila. Kaya lang ka, Manila. Nandito lang yung pinanahan mo, eh. Kasalan ako ba? Di mo ako naalala. Hindi. Saan niya magkitiro? Do what makes you happy. Kinsama! Tambay na muna. Friday naman! Welcome to... Next 9:40 p.m. Pwede po ba akong sumamang mamasyal kay Tim? Promise ko, babalik din kami agad dito ni Kim. Uy! Nandito sila ngayon. Ikakukuha nila ang CCTV pati ang dashcam sa mga kotse. Ngayong Lunes. Makita rin kita. Kailangan natin mag-usap. Ang kanilang habulan. Ano ba dito? Ano kaya ang kababagtakan? Nasaan na si Tim? Umalis ka na, please! Hoy! Bad Romeo, 9:35 p.m. After Love is caught in his arms.
ang pagkalaga ng isa. Nakatawawa na ako ng pera sa paycheck ko! Ibibigay sa iba. Lahat ng bagay dinadaan sa kalakasan kasi connections. Hindi ba connections ang nakatulong sa'yo para magkaroon ko ng power? Tayo na? Mm-hmm. First boyfriend kaya kita. Boyfriend? Nice! Magkakasunod na gulo ang aabangan ngayong Lunes. The Underage, 4:25 p.m. na on GMA Afternoon Prime. Sa mga tao dito sa studio, Pacquiao! Ay, duwag ka! Yung mga ex-boyfriends mo, nagpaparamdam mo. Napakaswerte ng lalaki, nagpapasaya ay kay Madam Hilo. At mabuti nyo ng kilig at tawanan ng ating Sunday night. The Rubai and Tekla Show, Linggo 10:40 p.m. Sino kaya sa ating dalawang kinder ang deswerte? Kung isa kang politiko, ayaw mong malaman ng mga tao na ikaw ay ignorant. The Chinoy Kings and Queens versus Team Kikai. Ano ang una mong ilalaban kapag nasusunod ang iyong bahay? Appliance. Sinong lucky team ang makakahula ng top answers ngayong Lunes? Down black, stay down. Down ni sabon yun. Down strike, pwede na ba yun? On the all-new Family Feud, 5:40 p.m. on GMA. Get thrilled to this on GMA's newest channel, Pinoy Hits. Ang classic Kapuso shows mapapanood na ulit. Enjoy timeless and must-watch Pinoy entertainment that always hits the spot. Kill now with Pinoy Hits. Mapapanood sa Channel 6 at GMA Affordabox at GMA Now. How do you get this straightened silky hair you love? I blow dry it. I rebond it. Not afraid of damage? What damage? Smooth up straight and silky with Keratin Tri-Silk Serum. Deeply repairs hair bonds for extra straight, extra smooth, extra shiny hair. Smooth Dove. Breakfast style? Kisiin ang kitasarap ng Lady's Choice Ham Spread. Gawa sa real ham at farm fresh eggs. For that sweet ham linamdam na meaty busog sarap! You're the best, ma! Lady's Choice Ham Spread. May pagkakataon kang iangat sa alaga ang everyday frito ng Alaska. Para mag-shop, mansion ng filled milk, bawat kain nila. Angat sa alaga ang pamilya with Alaska. Pag oras na para magsama-sama ang pamilya, ang Ever Ready Super Heavy Duty ay may trusted quality sa presyong abot kaya. Kaya't life runs on Ever Ready. Falling off your mozzarella, take me to the ng bata, huwag hayaang lumala. Mag-Dysedrine agad. Dysedrine, most prescribed by doctors. Ang sipon ng bata, huwag hayaang lumala. Mag-Dysedrine agad. Dysedrine, most prescribed by doctors. Yun din up yan. Andrew, ang init na ng panahon. Yung tatabi pa sa'yo, dead mas sa social distancing. Eh kung ikaw kayang magpapansin, ito na ba? Ding-bang ding, ding-ding-bang, bang-bang. Sabi, mahal mo yung lahat ng malako kita. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadaling ko sa CEO. EO Executive Optical. Expert Eye Care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. She needs to see na wala nang masihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Silver Swan, wow, sarap. May tamang timpla ng real meat and spices. Mas affordable, change the leading brand. Sa isang sachet, sa maramihan na gamitan. Sarap? Sulit. Kaya switch na kayo sa Sulit. Duncan knows exactly how to make our hearts burst with new yet familiar flavors. Nothing like Duncan. Pasalubong ng bayan. Saka na yung conditioner, shampoo lang, pwede na. Ay, hair fall. Saka na tong conditioner,
May hair fall pa rin. Kulang pa ang shampoo na. Hindi pwedeng saka na ang conditioner. Shampoo lang? Kulang. Because skipping conditioner can lead to 3 times more hair fall. Kaya mag-Clean Silk Hair Fall Defense araw-araw. With Chialeo Complex that nourishes and strengthens. For noticeably less hair falls and 100% stronger, more beautiful hair. Tama na ang saka na. Mag-Clean Silk araw-araw. When your B-complex can't compare to Neurogen E, with more vitamins to help repair and protect nerves and help improve mental sharpness, I feel the difference. There's plain B-complex, and there's Neurogen E. Only 14 pesos. Mahilig ako mag-food trip, pero hindi ko ito ma-enjoy noon dahil sa pahingilong. Kaya I use Sensodyne everyday. May 8 benefits in 1. Protection sa pangingilo at cavities. Plus, fresh breath. Sensodyne, ngayon, mas sulit na. Soap pa rin ba down there? Baka di enough sa init legit feeling. Try PH Care Cooling Comfort. Para feel a feel. A icy clean feeling with active cool. Still with odor protect and pH level 5. Choose PH Care Cooling Comfort. Also in sachet. Coffee ko brown. Anak, pwedeng mapahinga. Tamang tapang at amis. Tuloy ko na to. Tulit mo pahinga. Basta may coffee ko brown. Sa una pa lang, alam ko na. Mahal kita. Oo, nag-a-adjust pa ng una. Pero sa bawat haplos, mas napapamahal tayo. Kaya alagang Johnson's ang ibibigay sa'yo. May ingredients for your healthy skin from day one. I love you more with every touch. I love you more with Johnson's. Pagsabay-sabay ang mga kailangan gawin. Sinabayan pa ng ubo. Wala pa na po! Ipon, at sakit ng ubo. Paturo. Di ka pwedeng magpatalo. Ma'am, ang Tuseran. Talo yung lahat sa lakas ng Tuseran Forte. May walkie-stopping formula. Todo lakas, laban sa ubo, ipon, at sakit ng ulo. Kaya kahit magsabay-sabay, di papatalo. Come on, hero attack! Alaga mo ni Love yan. Ang mami na may spicy taste. Mami, spicy na po yung mami. Chicken. Pork. And beef. Well, iba't-ibang spicy ay mabuyo cake. Kahit-pahit, bitin sa akin. Pag nawala ang init, may visa pa ba? Dito na ako, sa Fastest Alaksan. Alaksan FR, tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Isang Alaksan, tapos ang yaman. Unilab yan. Si Bunso, sasali sa pageant. Kaya lang, mahal ang gown. Di kailangan gumastos para makipagsabayan. Tulad sa panlaba, piliin ang wait. You surf with active clean. Magaling magpaputi, may best ever bango pa. If ordinary soap dries itself over time, imagine what it can do to your skin. Dove Bar is made with gentle cleansers and 1/4 moisturizing cream. For soft, smooth, and glowing skin, Dove cleans and cares beautifully. At age 50 plus, mas kailangan ng katawan ng suporta upang manatiling malusog at protektado. Try Doctor Prescribed Centrum Silver Advance. Para tulungan protektahan ang resistensya, puso at paningin. Try Centrum Silver Advance. Kahit ang naglilay, handa ang ganda with Palm Olive Natural Ultra Smooth. Infused with 100% natural aloe vera extract for hair that's smooth and manageable. At ang bango pa. Handa ang ganda, it's just a finger comb. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Samis-samis oriental, may dalaga na sinapsi ang yumano ng kaluluwa ng lalaking kinidnap at namatay noon pang dekada 70. Dahil meron daw itong gustong iparating sa naulila niyang pamilya. Puspusan ang pagdasal sa Latin ng manggagamot na ito sa isang babaeng nakahandusay na sa sahig. Kulumpong simper, benedictum, yami, kulusin, minimiam kwa, santa, berhewem, isos, miyong. Ang kanyang
kanyang pasyente. Hinang-hinang namimilitik sa sakit ng kanyang tiyan. Ang babae, sinapi ang dimano ng kaluluwa na nanghihingi ng katarungan. Bahaging ito sa Misamis Oriental, kung saan nabidyuhan ang naturang pangyayari. Ang babae sa video, itago natin sa pangalang Carla. Pati raw siya nagulat nung nagsimulang mabulabog ang kanyang bahay. Isang gabi, sa kasarapan pa naman ang kanyang tulog. Matingala lang ko kay nangay mo raging bakos ako nga bugnaw kaayo nga nagpurog ko. Sakit akong ulo, tas akong mata nga murag tutlokon sa dagom, akong diri sakit pesta na, na di na kumasabta na murag iukirahan akong tiyan. Ganahan ko mukaon pero diri na kumakaon kaya akong iluwa akong kaunon. Dahil isang linggo nang nakaratay, dinala si Carla ng kanyang kaanak sa kilalang manggagamot sa kanilang lugar, si Linda. Ilang ingon dito sa sakit ang iyang dugan, iyang ulo o ang iyang kutukuto. Dito na niya inorasyonan si Carla. Kulumpum simper, benediktum yami, kulusim, minimiam kwa, santa, berhewim, isos, miyo. Nanagi, spirito nga nasulot. Kahintik-hintik ang mga sumunod na pag-uusap ni Carla at ng manggagamot na si Linda. Gayunman, pala isipan pa rin kahit sa kanya ang nangyari. Napursigir me nga among ikuan sa social media tungod kay naghanyo mismo kadtong kalag ni Respen Gordano at Diosdado. Aron mahibawan siya sa iyang mga kaparintihan. Kay abi lang nila kung basin kung nilaya siya. Kana mo abot unta na sa iyang pamilya. Kay dili sa yun ang kamatayo ni Respen Gordano, ma'am. Hanggang may natanggap si Linda na mensahe. Nangunta na siya kaya sa itong ayon sa ito, iya plido sa naposes. Kung siya plido ni mong papa, Dado. Meron kaming kapitbahay dito na pareho ang apelyedo. Murag posible nga. Susunod! Matagal na naikwento ko sa kanya yung kamag-anak namin na nawala. Meron akong kakilalang Diosdado. Dahil itong sinasabi ba na Rickin? Ano may imangalan? Rickin. Kilala niyo po ba ito? Sila na nga kaya ang pamilya ng kaluluwang sumanig di mano kay Carla. Nag-asa mong ginaay ka sa buwan. Wala pa sa gilubong. Mahuhukay na ang mga kasagutan. Susunod na. At mamaya, isa nga kay
kaya kina Arlene at Lynn ang nawawalang unika iha ni Nanay Violeta? A. Oo. B. Hindi. I-comment lang sa KMJS Facebook fanpage ang letra ng inyong sagot. Kalakip ang inyong selfie na nanonood ng last segment ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang 10 makabibigay ng tamang sagot, mananalo ng tigwa 1,000 pesos. Lucky money ngayong Chinese New Year. Kaya tutukan hanggang dulo para malaman ang tamang sagot. Ituro nyo nga sa amin kung sino ang tinuturo ng lukso. Ayan ang anak ko. Sino? Sino sa kanilang dalawa ang mananais kung pakikinggan ang lukso ng dugo ng isang ina? Siya na talagang anak ko. Pero papaano kung iba ang ituturo ng resulta ng DNA test? Ang probability of maternity ay... Wow! Walang bitawan dahil ang resultang magwawakas na sa 5 dekadang pangungulila ni Nanay Violeta mamaya na. Pwede po ba akong sumamang mamasyal kay Tim? Promise po, babalik din kami agad dito ni Kim. Tol, nandito sila ngayon. Pinagkukuha nila ang CCTV pati ang dashcam sa mga kotse. Ngayon yun eh. Makita rin kita. Kailangan natin mag-usap. Ang kanilang habulan. Ano pa nakapasok dito? Ano pala? Kababang saka. Nagsalag si Sam. Awalit ka na, please! Hoy! Bad Romeo, 9:35 p.m. After love is caught in his arms. Pinay ng bukol na nasa dibdib ni Mamisi. Ngayong Lunes. But, kailan pa isabon na ipatanggal to? Opo, magpapa-opera po kami. Pwede po bang patanggal na rin yung dibdib niya? Ayoko na patanggal ang dibdib. Dibdiba ng usapan ni na Annalyn at Izzy. This is my body. Dapat desisyon ko kung anong gagawin ko sa katanggal. Carmina Villaruel and Jillian Ward. Abot kamay na pangarap. 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Mga beshi ko! Ang fierce vlogger! Ha! Patingin mo ba porque sikat kang vlogger? Pwede ka nang umasta ng ganyan sa kahit sino. Wala akong pakailan kung ano man ako. Gusto mong pasikatin kita? Magiging matchmaker! Kung matutulungan mo akong maging girlfriend ni Doc Kerry, kakalimutan ko na ang utang mo sa akin at yung magiging zero balance ka na. Laluhin mong mabuti kung paano mo lalapitan yung lalaki. Kung ano-ano ang naiisip mo! The Heart of Asia presents ang Thai dramang aagaw ng atensyon tuwing hapon. Ako at si Kevin, magpapakasal na kaming dalawa. Six days na lang bago ang kasal nila. Gagawin natin ang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Kevin sa paliw na babaeng kagaya ng Risa na yan. 46 days starting January 30. Sebastian ang apelido po. Ikaw ang tatay ko. Dr. Sebastian ang nag-clone kay Bianca. Subject seems to be responding to the test. Anong test niya? Anong nangyayari? Ito nga po nakatikim nung street food, yung isaw. Magiging wak sa panapanabi ang hapon. Katrina Halili, Kelvin Miranda, Faith Da Silva, and Kate Valdez. Unika Iha sa GMA Afternoon Prime. Get ready for an extraordinary week! Maayos yung extra sa tawanan! Huwag kang masyadong malapit. Hindi mo na. Malayo ko pa nga sa'yo. Extra sa tawanan. May hinahanap ka dyan. At extra sa labanan. Sa susunod sa 10,000 taon, matapagdahan yung paano. Magkayaan na ng mga kasama para extra fun ang panonood tuwing 9:30 ng umaga sa GMA. Maraming salamat, mga kapuso, dahil noong 2022, tayo pa rin ang nangungunang TV network sa buong Pilipinas at sinusubaybayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nangunguna rin tayo online at sa radyo. At sa pamagitan ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, pinakamalawak ang ating pagbabalita sa buong bansa. At naabot natin ang natibang dako ng mundo. Tuloy-tuloy rin ang sparkle sa paghubog ng stars na bibida sa world-class program.